May papaya pa kayo ah, parang magbubuo na. Ito na yan. Yan yung red lady na papaya. Ah, maganda yan. Ah, ito, nakita ko yun nandoon mong, yun ang, yung papatay na ano no? Yung opo, yun. Dahil bunga no? Opo. Ito pala yung grabe pala kong bumong ito. Opo sir. Ito, kaya, bakit po ano, parang pinawasan po ng dahon? Ini-stress yan sir. Saka yung dahon kasi sir, pag hindi mo tanggalin to, tanggalin mo. Yan, ano? Nag-uumpisa ng mamuhay ang bakterya. Ngayon, pag hindi mo tinanggal ito, madadama yung ibang mga dahon, hindi pa nga nakunan lahat. Pwede sir eh. Saka, kung minsan, ito, tinatanggalan siya ng dahon para mamunga na rin. Ibig sabihin, kaya pala ito ay tinutulan mo para ma-stress. Oo, para ma-stress, para mamunga. Ayun pala, iba pala na pag ma-stress ang ano, no? Ang tanim. Opo. Pag na-stress ay bumubunga. Bumubunga. Katulad sir ng langka, di ba? Ang langka, tinataga. Oo. Ang puno. Tinataga. Para, diba? Para mamunga. Para ma-stress, para bumunga. Kaya, totoo yung ginagawa ng mga matatanda. Oo. Na magtataka ka, ba't tinaga ng tinaga yung puno ng pan? Tawag dito ng langka. So ito pa lang ano, ito pa lang isa sa technique para bumuo ng kagad diyan, no? Ayan. Tama nga mga kabote, oh, tingnan mo, oh. May mga ano na, oh. May mga start na ng ano, oh. Oh, ito oh, may bulaklak na 'yan, oh. Start yan, oh. Ito oh, start na siya. So 'yan ang hindi alam ng ibang mga farmer. Kaya kung minsan sabi sa akin ay, "Sir, bakit yung aking okray ang hataas na?" Oh, 'yun. Apat na buwan, ilang buwan na daw ay wala pang bunga. Bunga. Yun pala ang technique. Opo. Totoo 'yun. Kaya ang magtataka ka nagbabawas sila ng dahon. Stress sila. So ito pala ang nakukunan ninyo, yung banda doon hindi ko no. Hindi pa. Ayan. So maganda po ba stress an? Opo, totoo 'yan. Oh, man. Oh, ano? Wala pa ditong ano, medyo malaka pa ang ma konti pa lang yung kanyang ano na mag bunga oh. Well, hindi pa, hindi pa na stress. Hindi pa siya tawag dito totally mature na para mamunga pero mag-start na siyang mamulaklak. So kung hindi po natin putulan ng dahon, hindi ka agad magbunga no. Saka opo sir. Saka kung minsan pag masyado siyang maraming dahon, mabilis din siyang mag-invite ng insekto. Ayun. Dapat pala ay para siya ay ang hangin na ano, labas-pasok no. Oo, labas-pasok opo, totoo 'yan. Dapat pala ay konti lang dahon. Hindi nabawasan po yan. Tapos ito po, kasi itong katulad nito, pag rainy season, kailangan talaga tanggalin to kasi ito, nag-uumpisa na po yung bakterya. So para hindi siya kumalat o makadamay, yan, kailangan putulin na. Pero yung kinuha po, saan itatapon sa malayo? O dito na pwede yun dito lang? Kung minsan sinusunog namin, ginagawa namin pampausok mismo. Ah, pampausok. Anong purpose naman yung pausok po? Ano naman ang kwan? Para maitaboy rin po yung mga kwan, mga insekto. Ah, double purpose, no? Opo. Ganda ng ano. Ano po, dito ay ano pong abono ang ginagamit ninyo? Ganon din sir, bago ako magkwan, yung karabaw manure pa rin. Ah, nagbabasal manure pa rin, parang basal na nilalagay basal mo. Tapos? Mga dalawang, apat na dakot o tatlo. Tapos saka maglalagay ako ng buto. Tapos pagkatapos noon, pag nag-start na siyang medyo lumaki ng konti, lalagyan ko siya ng side dressing na pinaghalo kung 50-50% din na complete saka yung urea. Kunti lang na para kumbaga sa kwan. Gaano po paglaki? Gaano po karami? Isang kutsara o isang dakot lang? Parang dalawang kutsara lang, parang halos isang dakot na hawakan mo ng ganito sir na ipaikot. O umuikot lang ng sumakto lang siya ng mga ilang butin lang na ganun. Ipaikot sa puno. Opo. Sideless no. Opo. Saka pati yung abono na manure, madali rin yung para matunaw, mabulok. Nakakatulong yun na para mabilis bumulok. Ang ganda. Ang dami. Ang dami tayong natutunan dito mga kabutin kay sir sa kanyang mga binibigay na impormasyon sa atin. So yung pag-stress ka agad, yung pagpapabulok ng kwan, abono lang pala ang para mapabilis ang pagbulok ng animal manure. So ito napakarami ito sir no. Sobra dami ito. Yan, sir. Sobra ito 200 na. Opo. Saka pag mag-harvest ka rin ito sir, ganito rin ang mangyayari, parang everyday. Everyday oh. Kasi once na napapatagal mo, yung dulo niya makuha na. Matigas na? Matigas na. Ilang po itong buwan na?
araw. Halos sabay po sila nito ng kwan, ng pipino. So ibig sabihin, 45 days na ito? Opo, 45 days na rin siya. Opo. Yan pala. Mas nauna lang ng konti yun, no? So 2 months ito mag-harvest na, wala pa? Kwan, sir, siguro mga wala ng 2 linggo. Oo. Ah, hindi, mga... Opo, malapit siguro mga 3 weeks. Mag-start na yan eh. Kasi halos mayroon ako nakita na nagbukas na mga kwan. 3 weeks mayroon na yan. Mangilan-ilan pa lang. Ganda. So ganda ito ni Mang Opera. Itong iba, late ang iba niyan sir. Kasi yung sa paglakas ng ulan, yung ibang mga buto, na-wash out eh. Ah. Oo, kaya binalik ko ulit sila sa linya. Kaya yung iba parang naghabol na lang na lumaki din. Kaya ang iba nandun maliliit pa rin. Ang iba. Ayan. So yan ang kagandahan sa mga tanin, no? Opo. Lipa tayo doon sa inyong Ampalayan. Ampalayan na ano, parang maganda. Ito pala. Kaya sir, hindi pa nalagyan ang gapangan. Ito ang talagang kinalubo talaga, no? Tinutol mo yan dahil marami na siyang kwan. Isipto. Nag-uumpisa lang pa ng isipto niya. Yun yung sir, ang bago kong strawberry. Yan yung strawberry muna. Ah, ito. Opo, yan na, mga 12 piraso yan. Hindi, 24 yata. Oy, super ito, 12 yan, haba yan. Itong isang puno, itong strawberry. 20 pesos ang pili ko yan sir, 1,000 rin to. Pero nakasidling. Hindi ni Mrs. Nakasidling ano siya? Opo, nasa plastic siya. Kaya nakita mo yung mga nagkakalat pang plastic na hindi ko nailigpit. Ayan eh. So itatry ko siya dito kung mabubuhay. Mabubuhay. Ay pero doon sa pinagbilhan nyo, okay? Okay po eh. Ay maganda. Pero nandun pa lang siya sa seedlings bag. Ngayon, ito na yun ang nilipat ko na. So nang transplant ko siya siguro mga... Mahigit 1 week pa lang? Wala pang 2 weeks yan. Dito? Opo. Na na-transfer. Ilang ano ba ito bago magbunga? Ito lang ang concert dahil wala akong ideya. Kaya trinay ko lang muna. First time. Sabi ko nga, try lang natin. Sabi ko, baka ang mga tanim natin ay mag-match din dito sa lugar na to. Hindi lang sa Bagyo. Baka po pwede rin sa atin. Tutupo ka ako ng ganyan din. Ay, ito ano itong puro grabo. Kwan yan sir, hindi. Iba, bagong buto yan sir. Nag-try ako ng kwan. I-try ko itong linya na ito parang asparagus eh. Ha? Asparagus dito sir? Opo. Pero hindi pa lumalabas. Ay, ito po yung lumabas. Ano ito? Kangkong. Ah, kangkong. Kinuwan ito eh. Yung upland na sinasabi natin. Huh? Yung hindi siya sa tubigan. Ang ganda oh, ang dami. Yung swamp. Huh? Kasi mayroong kangkong na yung tinatawag natin na swamp. Oo. Ito naman yung kwan, upland sa kaingin na tinatanim. Maganda ito sir, maganda itong upland. Dami yun. Itong kamatis na ito yung cherry. Dami yun. Nag-start na rin siya kwan. Ito naman ay cherry tomato, yung mga maliliit. Ay, yung maliliit lang? Opo, na mararami siya. Na ginagamit din sa mga salad. Ay, itong yung chili. Ay, ang sili na kwan, siling sigang. Napansin natin. Opo, yung malalaki. Siguro malaki ang laman nitong dito, no? Dati, pinunot ko na, sir. Ngayon, ang nangyari, ang mga maliliit na mga laman niya na nadurog ng traktura, pag pinagsag ulan, tutubo uli. Ang traktor. Ito ang palayo, bagong ano, nagagapang pa lang. Ayan. So, ilang days na po itong ampalayan mo? Siguro nasa kwan pa lang ito siya, sir. Mga isang buwan. Mahigit isang buwan. Direct ito, direct seeding, no? Direct. Opo, direct yan. Mga 3 buto ang nilalagay ko sa isang pukay. Mm-hmm. Kwan pa ito? Condor? Opo. Yan yung kuminsan ng kwan. Ano itong... binibili ko. Ano ba itong nakalagay na estrato dati? Wala makita. Seeds na ang kwan? Wala na yung picture niya. Yan yung kwan.
kuminsan sa Siblings Bank sa Quezon City, yung dati sa Quezon Ab. Ngayon, hindi na kami kamukuan sa kan. Quezon City na. Opo. Ando na sa Quezon City Circle, sa loob. Ah, sa loob na. Opo, lumipat na. So ito ay ganoon din yung ginagawa ninyo, ano? Opo, sir. Ito Carabao grass din, oh. Tapos imulchingan siya ng ano? Pugo na nga, sir. Hindi ako nakapaghakot ng dayami. Dayami. Opo, kasi masyado nang busy. At ang kagandahan kasi ito, mga kabutil, pag na-sprayin ito ng amino acid, dito na ninirahan yung good bacteria sa isomalt para siya ay ano, magamit. Matuwa. So ito ay ini-spray niyo po ito ng kan? Opo, ng pisamino acid. Siguro mga 2 weeks na hindi ko siya na-sprayan, pero nakatatlong spray na yan siya. So bale yun ang pinaka-maintenance nila? Opo, kung kwan. Pero ganun din po ang sistema ng katulad nung sa pipino. Basal din ng kwan, animal manure, ng Carabao manure. Pagkatapos maglalagay ng konting kwan, shed dress na abono pag once na tumubo na siya, na yung 50-50% na kwan, urea at saka complete, para lang ma-boost na ang paglaki niya, saka ganyan na, sabay imamalts. Maganda sir kung makaano kayo, magandang ihalo dito sa Carabao manure, okay. Yung carbonized rice. Yun, isa rin yun, sir. Mas maganda kasi yun ang ginagamit ko. Carbonized rice at saka chicken manure. Oo, yun, chicken dung. Talagang maganda ang pan mataba. Yun lang magagawa lang ng magpaano ka ng magka-carbonize ka ng carbonizer. Kailangan natin. Carbonizer. Mayroon naman sa day. Pero ang ginagawa ko, sir, ay hindi na carbonizer. Ang ginagawa ko ay tutumpok ng kahoy na ano, halimbawa pahawa pa ganito. Silabal, pag yun ay nagbaga na, yung nag-apoy ng todo, tabuan na mong konti, kalahati ng portion ng ano, tabuan na mo ng ipa. Tapos pag na, lumaki na yung tagang puro, yung kahoy ay puro na baga, puro na apoy, tabuan na mo na lahat. Mas mabilis pa sa carbonizer. Kasi nakasubok na ako ng carbonizer, gamit yung carbonizer, at gamit ko rin yung ito, sinubukan ko, mas mabilis ang kahoy lang. Kasi yung carbonizer, sir, parang halos ilang sako lang magagawa. Ayun ay kung halimbawa maraming kahoy, simula doon pupunta dito, tapos lagyan mo lahat, ay ang bilis. At saka pag lahat ay itim na, ano na yung tubig? Diligan na kagad. Diligan na? Para hindi siya maabok. Ang ganda. Ganyan din yan. Para kung baka kung i-improve na lang ang idea. Para makuha na madali. Maganda. Maganda. Ito kasi yung lupaan nyo, at saka yung lupa sa amin, halos parehas. Pula. Pula. Halos parehas yung aking garden doon. Ay, pag ito kasi yung lupa na ito, pag hindi nilagyan ng pataba, ay walang pag-asa. Wala talaga. Oo, tama yun, sir. Wala. Kailangan nating i-rehab talaga ang lupa. Kailangan, talaga i-condition ang lupa. Opo, kasi kung hindi taniman na lagyan ng pataba, opo, ay hindi aalis sa lupa yun. Opo, ito yun. Oo. Tsaka, ang maganda kasi, pag ganyan, hindi naman maubos kainin ng tanim, next year, pag nagtanim ka na, pagkakalang lupa. Isang maganda yun ay, napansin ko doon sa akin, sir, ay, yung tinaniman ko na, kasi unang tanim ko yung kalabasa, opo, at sinundan ng kamuti, sinundan ng, ayun naman ay tinanaman ko ng mais, yung mais ay hindi ako hindi na ako nag-abono. Naghabol na lang ako ng complete. Opo. Ay, ganyan yung mais kita taas. At saka yung, ano eh, ang isang pira, halos ganito. Opo. Totoo yun, sir. Kasi, kumbaga sa kwan, yung abono na hindi naman naubos, hindi, totally, parang sa tingin mo kasi, pag ganyan, hindi naman naubos yan. Wala pang 25% ang nakain nila eh. Andyan pa rin matitira yung iba. Kaya mabuno ng lupa. Gaganda ng gaganda yung lupa niya. Pukunti ka na lang ng basal sa susunod. Dagdag ka na ng ano, no? Inorganic. Opo. Ganda yung tanim niyo. Kasi kung hindi mo rin lagyan ng inorganic, parang katulad din sa tao siya, kailangan mo rin ng food supplements. Yung may titi ka rin ng multivitamins. Mabilis din. Okay. Kung iasa mo rin sa natural, parang mahirap din kagad na mapadali ang kanila. Okay din itong iyong balag. Oh. Ang problema lang. Sir, kasi meron dito, kumbaga sa kwan, nandito na rin yung mga resources ko. Oo, dami. Kaya andito ang kabayan ko. Ito, itong tinatawag namin na ratan, yung huwag. Ito yung gagawin dito lang, ganun-ganun mo lang yung tali. Opo, hindi natulad dito. Hindi natulad dyan, sir. Kasi, ah, po, ganun-ganun.
Kung baga sa kwan, nagmamadali na rin tayo. Kapanggaw na sa oras. Oo nga eh. Ayan. Ay, itong, eh, itong hita ko ninyo, sir. Mag-start na yan, sir. Namumunga na. Oh, marami ng bunga. Marami ng bunga. Oh. Ayan, nakasayad na sa lupa. Ito ay sabay din itong tanim nun pipino? Opo. Sabay na rin sila yan ng kwan. Ng pipino. Anong variety po yan ng sito niya? Ang linda. Hindi ko maalala kung anong variety ito. Pero ito yung matibay. Ito yung grabe ang bulaklak. Oh. Ang dami. Opo. At saka yan ang matibay na sitaw na maganda sa bintahan daw. Matigas. Matigas. Kasi yung puti, malambot. Opo. Saka makalipas ang tatlong araw, makita mo parang yung kwan na, parang dry na yung puti. Hmm. Ito kahit na ilang araw na siya na nandun pa rin sa kwan, halimbawa, sa tindahan, makikita mo matigas pa rin yung kwan, parang alam mo na parang kwan pa rin. Okay pa rin ah. Na-dehydrate. Yes, tayo nga sa ano? Oh, hindi kaagad siya na-dehydrate. Ganda nitong ano. Dami ng buka. Dami na ng bunga, sir. Sabi ko nga baka mga Friday siguro baka magkapag-harvest na rin ako. Ay, sigurado ah. Oh. O baka bukas nga yung iba na mga malalaki, pwede nang kunin. Grabe ito bubunga pag nakita na ito. Ito yung concert ko minsan, ito tingnan mo. Ito yung kinukondem siya ng parang punggos. Ngayon, naalala ko itong si Oslik na sinasabi nila, Sir Oslik. Yung liquid smoke na sinasabi niya dati noon, nung 'di ba pag nagkuan kasi ng pausok, parang nilalagyan nila doon ng kuan na parang yung pawis ng usok. Yun ang parang sasahurin mo, tapos yung tubig noon, parang ididilute mo siya sa tubig na pang spray. Para yung itong mga bakterya na to, kung minsan, di ba, ang usok, nakakuan din eh. Oo. Kaya yan ang ginamit kong mag-spray. Halos naubos na nga. Ah. Kaya nakakatulong yun, sir eh. Ayun ang ginagamit niyo pala dito? Oo. Pag may mga ganito siya. So, paano ginagawa yun ng pag-ano ng usok? Yun din nga, sir, ang pilit ko na ngayong inaalam. Kasi dati daw yung si Sir Oslik, may ganun siyang kwan nun. Namigay siya nun dati ng kwan. Yung liquid smoke na sinasabi niya. Retro yun eh. Inaubos ko na rin kaya parang nag-iisip din ako wala na ngayon kaya nag-iisip ako kung paano ko ngayon makagawa nun. Ah, binigay pala sa inyo ay ko na? Na oh, liquid smoke liquid na? Smoke na po, opo. So dapat ang ano ngayon, paano gumawa ng liquid smoke? Kasi wala na. Ayan. Sagaan pala sa kanyang iniisip ko. Oh, mas maganda kasi yun kaya, kasi ano? Hindi mo na kailangan magpausok. Yun na lang gamitin mo pang spray para kumbaga sa kan mausukan ang tanim mo. Importante talaga yan. Yan. Yung kawayan na lang ginamit ko. Doon nakapagamit pa ako ng stick sa kabila. Dito yung kawayan na, no? Kawayan na. Maraming kawayan si palibot eh. Opo. Last year pa yan na stick na sinabi ko lang. Tapos nagamit ko ngayon. Tapos ito yung mas ng kawayan. Ayan. So, ayan mga kabutil. So, si Agoro ay, kana, kumbaga ay, sa sunod naman mga oras mga kabutil, kasi si Sir ay busy sa kanyang paglalagay ng balag o ng paglalagay ng ano, ng kanyang ampalayahan. So, maraming salamat mga kabutil at sana ay nag-enjoy. At Sir, ano mo sabi niyo sa ating mga, ang pagtatanim ba ay malaking tulong sa atin o may tulong ba o wala? Siyempre talagang kuan maliban sa nakakuha ka na ng yung mga pangangailangan o yung pagkain, kumikita ka pa. Ayan. Tsaka kung minsan nakaka-enjoy talaga, nakaka-relax din. Ayan. Tsaka kung minsan parang pag nagtatrabaho ka, parang hindi mo na namamalayan na nilibang ka eh. Tsaka kumbaga sa kuan, kailangan pag nagtanim ka rin siguro, parang yung sinasabi na natin, parang passion mo na rin. Yun talaga. Kailangan talagang may puso kasi kung wala, hindi rin ikaw magbibigyan ng magandang bunga ng mga tanim mo. Ayan. So tandaan natin mga kabutil, dapat ay passion ang pagtatanim, hindi yung nagtatanim ka ay wala sa isip. So dapat talaga ay yung hilig mo talaga. At saka gawing hilig, gawing hilig natin. So ayan lang mga kabutil, maraming salamat. So ito si Sir Jovel Palponeto Jr., isang guru by profession at isang farmer by passion. At kami ngayon ay dito sa kanyang pinyahan at sa kanyang dagumpot. Ito mga kabutil. Tanayo, yan o. Diretso ang haba. Hangit sa kanyang, namumulaklak ako nag-umpisa na. At saka ito yung kabila,
Yan. Yan. So, ito mga kabotel ng kanyang pinyay. Tignan nyo. Ang pag, ano, dalawa, dalawa magkadikit, tapos space. Dito ang daan, magkabilaan, no. Yan. Kaya lang ang daming kugon, ang dami siyang, ano, hindi siya malinis. Pero, ang harvest na, harvest, no. Yan, no. Ayan. So, magkabilaan mga kabote. Tapos sa kabila, oh. So, na said, oh. Hindi lang naalaga ang mabote. So, dapat talaga ang kugon ay ma-eliminate. So, ito yung sinasabi ko na ang pinya ay bumubunga kahit yan, oh, kahit kung hindi yan talaga ang mabote. Hawayan. Dami na. Daming naka-harvest na pala. Ang dami na naka-harvest. Hawayan ini. Hawayan yan, Hawayan. Malapot ito, dami oh. Sobra ito siyang libo. Ito talagang harvest pa lang oh. Oh. Oh, ano to ba? Oh. Tsaka yun, isa, oh. Walang, ano yan, kumbaga, self-supporting yan dyan. Ayan, makabutin mga ano. Pauwin tayo, makabutin. Ito po, oh. Ito po, oh. Ito, malinis, linis. Ito naman, maganda, oh. Malinis.